hilo. Dito, isang grupo pa ng mga sundalo ang nakapwesto. Sama-samang nakikipaglaban para mabawi ang marawi. May sumilip pa sa bintana? May sumisilip, sir. Sa bintana dyan, anong kulay? Kulay green, sir. Nakita niyo ba ng red, sir? Nakahalo sa mga lalaking sundalo ang isang babae. Nakadapa habang nag-aabang sa kilos ng kalaban. Mata sa target, daliri sa gatilyo, walang kakurap-kurap ang babaeng mandirigma. Ito yung babaeng marksman sa likod. Nagpapaputok siya mula dito sa isang magandang posisyon kung saan malapit na malapit siya talaga dun sa Mauti ISIS. Biruin nyo yung Mauti ISIS nandun lang sa pagtawid ng tulang. Ang designated marksman ay bahagi ng isang grupo at asintado siya sa pagbaril sa malayuan. May sumilip pa sa bintana? May sumisilip, sir. Sa bintana dyan, anong kulay? Kulay green, sir. Nakita niyo ba ng red, sir? Kulay? Itong may banner pala dito. Yan, sir, yung banner. Yung katabi ng bintana, may sumisilip dyan. May sumisilip. Sa basement ng simbahan, isang sinaunang kulungan ang nadiskubre. At kung bahagi ito ng tirahan ni Caiphas, posible raw nakulong dito si Jesus. Okay. Here is the pit. Now, according to tradition, Jesus was taken down here. Now, they found it in 1898. Paliwanag ni Father Angelo, nung panahon ni Kristo, sa butas lamang ipinapasok at inilalabas ang tao. They had to bring him down with a rope. Mm-hmm. Mm-hmm. Would you say strong po yung tradition na yun? Well, I shouldn't say strong. Okay. Ito dahil di bahay ni Caiphas to, he would have some kind of prison also. So for criminals like Jesus, they had to be sentenced to death. Jesus was put in a pit. And which correlates with the story of Psalm 88. Kinabukasan, ibinigay si Jesus kay Poncio Pilato, gubernador ng Roma na namamahala sa Jerusalem. May paniwalang naganap ito sa Fortress Antonia kung saan nagsisimula ang Stations of the Cross ng Via Dolorosa. Pero may paniwala ding naganap ito sa isang citadel o sentro ng pamamahala na kilala ngayon sa tawag na Tower of David. Kapag nakapasok ka na sa loob, doon mo makikita kung gaano ito kalaki. Pero ang ganda ng pisikal nitong anyo, lalong pinapatingkad ng yaman ng kasaysayan nito. Tinirhan ito ng mga hari at posible raw dito nilitis at hinatulang ipako sa krus si Jesus. Ito yung tinatawag. Sa mahigit 300 taon na pagsakop ng mga Kastila sa Pilipinas, may mga Pilipinong sumubok na ipagpatuloy ang laban sa mga dayuhang mananako. Isa sa tinuturing na anak ng Tondo, si Andres Bonifacio, at dito sa akin kinatatayuan yung lugar ng kanyang kapanganakan. Dito rin sa Tondo, itinatag ang KKK. Dito nga makikita ang isang bantayog para sa kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng anak ng bayan. Isang sekretong organisasyon na pinamunuan ni Andres Bonifacio laban sa mga Kastila. Ilang anak ng Tondo rin ang sumama sa himagsikan. Isa dyan, si Macario Sakay. Ito si Macario Sakay, isa sa magagaling na bayani ng Pilipinas sa taga-Tondo. Katipunero siya nung unang panahon, tapos nung natalo na si Andres Bonifacio, nawala na,
nag-surrender na si Aguinaldo, siya ayaw pa sumurrender. So, hindi, alam mo, pwede siya dapat ituring na Pangulo ng Pilipinas. Alam mo bakit? Gumawa siya ng Republika ng Tagalogan. Oo. Ano siya, Tagalog Republic. Sabi niya siya yung Pangulo. Ang Tondo, my glorious tradition ng talagang pakikipaglaban, hindi pagyukod sa dayuhan, pagtatanggol sa bayan. Halimbawa, yung pagtatatag ni Jose Rizal ng La Liga Filipina, no, sa Tondo rin yun. Pero higit pa dyan, yung Himagsikan 1896 na pinamunuan ni na Andres Bonifacio at mga kasamang taga-Tondo. Mga taga-Tondo sila, mga Tondo boys, no, pero siguro yung Tondo boys sa gamit noon ay astig ka, no? Malabayani ang kartada mo noon. Walang sinasayang na oras para mailikas ang mga sugatan sa aid station tulad dito. Walo ang nurse dito. Isa dyan si First Lieutenant Angelo Victor Fortes, ang pinakaunang nurse na nakapasok sa war zone. Initially kami ang nag-start talaga, dala-dala namin nun, isang maleta lang ng supplies. Ang unang casualty namin nun is gunshot injury sa braso, tapos isang sniper na namatay, tamaan sa mata. Yun yung unang casualty namin dito. Ito ang ikalawang pwesto ng aid station. Mas maayos na rin ang kanilang lugar at mas kompleto sa gamit. Maya-maya pa, isang humahangos na tangke ang bigla na lang huminto sa harapan ng clinic. Mula sa sentro ng bakbakan, isang sundalo ang sugatan. Sa aid station, isang sundalo ang nakilala ko. Hiniling niyang huwag pakita ang kanyang mukha para sa kanyang seguridad. Napansin kong maliit lang ang sugat ng tinyente, pero hindi ito ang batayan ng kanyang tapang. Dahil kasama siya sa buwis buhay na pagkuha sa isang sundalong sugatan sa gitna ng bakbakan. Ang videong ito ay mula sa kamera na nakakabit sa kanyang helmet. Agad dinala sa aid station ang sundalo. Bukod dito, naging bahagi pa ng ibang extraction o rescue operation ang tinyente. Matagumpay din nilang nailigtas ang isang sundalo na sugatan. Pero hindi siya ganap na masaya, lalo pat siyam na malalapit na kaibigan na raw niya ang nasawi sa mahigit apat na buwang gera. Una naming pinuntahan ang tinatawag nilang explored portion ng tunnel o yung napupuntahan ng mga bumibisita sa tunnel. Kapapasok pa lamang namin pero ramdam ko na yung init, no? Kasi nasa ilalim na tayo ng lupa at bumaba tayo ng 59 steps. So malalim na talaga tayo. So medyo mainit dito, no? Tsaka dampi yung ano, yung paligid. Ngayon nakikita namin ay mga parang kwarto. Ano ba yung iyan yung ano, yung mga kwarto na yan? Para saan ba yan? Actually, mga original structures yan na intended for offices, mm-hmm, or meeting rooms, mm-hmm, during World War II. Mm-hmm. Because ito nga ito sana ay mag-function as air warning service. Hindi basta-basta ang war tunnel na ito. Ayon kay Dr. Ricardo Jose, isang historian, pinagawa ito ng gobyerno ng Amerika noong 1941. Para maging air warning system ng American forces laban sa mga dayuhang sasalakay sa Pilipinas. May habang 2.2 kilometers o posibleng higit pa. Sa loob nito, may 32 chamber.